Good afternoon and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, so update ulit tayo tungkol po kay Maine and Alden pa rin sa social media guys. But before that, nais ko magpasalamat po sa inyo walang sa akong support sa mga daily updates patungkol po sa kanilang dalawa. Ito na po ang fresh update for Maine and Alden. So si Maine Mendoza, di ba nakita natin na present po siya sa EV today? So yung kumalat po na rumor na last time na talagang kumalat sa all Alda vlogger na sinabi po nila mismo na nag-resign na si Maine Mendoza, which is yun po yung isa sa mga naging wrong na update because si Maine Mendoza biglang nag-appear po sa Itbulaga at marami pong EDN at Alda Nation ang nagulat, even if kahit sa mga comment section po ng natin and ng ilang Alda vlogger ay masasabi po natin na akala ko nagganon sila, akala ko ba nag-resign po si Maine Mendoza, pero the same time nakita nila, napanood nila, sumilip sila sa EV, which is nandoon, diba guys? So sabi mo nga sa inyo, rumor lang yon at hindi pa sigurado kung magre-resign talaga si Maine Mendoza at si Kuya Ryan. Eh sabay po nagpakita po ngayon mismo sa EV, sigurado, binignan lang po yung reaction po ng Alda Nation kung ano po yung makikita nila mismo sa pagkakasabi niyo, kasi talagang meron sinako niya usap si Ibin na sinabihan po na Alden Nation na nagpunta po doon na nag-resign na daw po si Maine at saka si Kuya Ryan o kaya si Alden din. Diba? Yan po yung pagkakasabi, kaya bawal na daw banggitin ang Alden at Alden Nation. Pero at the same time noon pa man, bawal na po ang banggitin talaga sa Ibin ang Alden. Which is pinagbabawalan na talaga noon pa man bago pa o simula pa lang noon nasa ETT, diba? So and then the same time guys, isa pa sa dumagdag po mismo doon po sa issue, itong si Broadway Janitor, diba? Si Manjani, yan yung tinatawag nga ng Manjani na isa sa minahal po ng ADN. So makikita natin dyan yung false po niya, which is parang siya daw po yung totoong anak po ng Aldap, diba? May pagganong po siyang mga false. And then the same time guys, sinabi niya rin nung isang araw na hindi daw totoong kasal si Maine, wala daw anak, ayan guys. So ganyan po yung pagkakapost niya. So nagtaka po ang mga Aldab Nation, which is kasi una sa lahat, minakal talaga siya ng mga Aldab Nation. Tinuring siya isang pamilya, pero the same time ganun pa man, parang ang iniisip nila bumaliktad na po mismo si Manjani, diba? Kasi una sa lahat, parang ano na siya, parang kumakampi na daw po siya doon sa kalaban sa kapila. Pero at the same time, wala pong pagtugon po mismo doon si Mang Johnny or si Broadway Janitor kung tawagin dyan po sa kanyang Twitter account. Diba? Tagal na nga daw po nawala po ng Twitter account po na yan, pero at the same time, bigla siyang sumulpot after this issue na lumabas po patungkol po yung email na Alden. And then, also guys, so ilang ADN po ang nag-uusap-usap online. So makikita natin dyan yung video guys. Iyan po yung isa sa patunay na talagang super tatag po nila. Dalawa po sila na talagang pinapayuhan po ang lahat na sobrang maging matatag pa lalo sa pagsuporta po kay Maine Alden. Panoorin nyo muna to guys. Yan, hindi tayo po, hindi tayo matitira, hindi tayo basta-basta matitira. At kahit ano pa yung tawag nila sa atin. Ay, naku, maganda pa rin tayo. Yes. We're still strong. We are blinded by faith. Magandang dilulo. Kulto, magandang kulto. Tigas ulo ay normal na po yun. Tigas. Maganda pa rin. Lagi po sa lahat. See, dapat ganyan ang mindset, di ba? So wala silang pagpatol po sa social media o pag-post, pero at the same time, yung sinasabi po sa kanila mga bibig, kahit nasabihan po sila ng mga masasakit po na salita, nananatili silang maganda. Ayan, yan po yung isa sa mga, kahit ano daw tawagin po sa kanya, kahit kulto, delulu, ayan, pero nananatili silang maganda. Positive vibes lang, kumbaga, hindi sila stress, di ba? Kumbaga, nandun sila sa limit po ng pagsuporta na hindi talaga nila pinapasok mismo yung kaloob-looban ng issue. Kumbaga, nakikinig lang po sila at talagang the same time guys, kumbaga parang nagbibigay lang din ng ibang ng payo sa ibang mga EDN na ganito gawin, ganyan gawin. So the same time guys, yung pananatili po ng Stronger Together ng Alden Nation, isa po yan sa talagang pinakamahirap pong kalabanin ng iba, kasi kahit patungan ng patungan at mag-post na mag-post sila sa social media, which is kahit nasaktan at masasaktan pa ang ilang Alden Nation, pero still nandyan pa rin po sila nakatayo. Kumbaga parang tower po sila na kahit balahan mo ng balahan, kahit baridin mo ng baridin at shotgun mo ng shotgun, hindi sila titinag.
hindi sila magpapatinay mismo sa mga lumalabas dahil alam po nila at sinasabi po nila ng mga Aldab Nation na edited daw po yung mga lumalabas na pictures and video from the other country na kung saan si Min Mendoza ay nagpakasyon. Diba? At halos ang sinasabi talaga ng mga Aldab Nation ngayon is nung nagpakita po si Alvin Richards, nagpakita nung huling post po ni Min Mendoza nung last time bago siya makauwi nagpahimik sa Pilipinas, yun po yung pinaka last time. Tapos the following hours or days nagpakita na po si Alvin Richards yung gabi, and then dire-diretso na yun, nagparamdam na siya araw-araw. So si Min Mendoza din nagpakita na siya, nag-taping po ng Daddy's Girl, and then also guys ng Itbulaga Today. So yung ibang fans alam na talaga Sunday pa lang nakauwi na si Min Mendoza. Yung ibang fans ni Min Mendoza, so nagpost po sila. Alam namin na nung nakaraang ka pa nakauwi Sunday, pero at the same time talaga hindi lang namin talaga pinost. Ganyan po yung mga pagkakasabi po nila na nabasa ko po sa kanilang Twitter account. So hindi nila, kahit daw na sinasabi nila na may jet lag pa daw po si Min Mendoza sa Itbulaga, hindi po naniniwala ang mga fans po dyan dahil tatlong araw na po siya dito sa Philippines. Ganyan po ang alam po ng mga Aldab Nation at ng mga fans po ni Min Mendoza. Kaya naman kahit na although na talagang sabihin niya na may jet lag siya, hindi na talaga maniniwala ang mga fans because 3 days na nanatili po sa Pilipinas, hanggang 3 days may jet lag pa rin, di ba? Pero nakapag-taping na nga siya kahapon ng Daddy's Girl eh. So inabot na siya ng gabi. So ibig sabihin talaga nakapagpahinga na siya ng gusto. Diba? Kaya mga Aldab Nation partida, kahit mga pasaring po ng mga kasamahan po ni Min Mendoza sa IB, hindi pinaniniwalaan po mismo ng Aldab Nation because of that. Diba? So and also, so si Alvin Richards naman, so balibalita ko na piyesta daw po sa Cebu mula November 15 hanggang 20. So by 20 pupunta po sila doon sa Cebu for their mall show. Ayan, pag-promote na naman po sa Startup PH, because talagang masasabi po natin na kahit malapit ang matapos ang Startup PH, syempre as nasa pirmahan po yun ng Concha kung may mga gantong mall show pupuntahan nila. So at the same time guys, isa rin po yun sa talagang daan para po panoorin po ng tao yung startup. Kahit na sinasabi po ng mga fans and also ng ilang Facebook page na flop nga daw po yung teleserye ni Alden, pero at the same time kasi hindi po papayag ang Aldab Nation dyan. Hindi po lahat ng Aldab Nation boycott po sa Startup PH. Meron lang talaga na totally dito sa Twitter na talagang yung iba talagang strict to the point na kahit separate show, separate project, me and Alden, hindi talaga nila pinapanood. Yun po yung isa sa mga talagang ginagawa po nila. Pero may nagko-comment sa ating comment section sa YouTube, which is talaga nanonood po sila ng Startup PH, nanonood po sila ng Daddy's Girls, separate project pinanonood po nila. So hati po yung mga pagsuporta po ng Aldab Nation. Kaya masabi po natin kahit yung iba is talagang hindi nila pinapanood, pero yung iba pinapanood ang mga separate project ni Min and Aldo. Yun lang po yung talaga yung dalawang kaibahan ng mga fans between alam nila kung saan lang talaga ang estado ng pagsuporta po nila, pero at the same time iba talagang mahigpit po talaga yung sa kanilang mga goal sa buhay, na talagang yun lang talaga yung project ni Min and Aldo na rin papanoorin nila, wala lang iba. Diba? So sa iba pang update guys, manatili po rin dyan para po sa sure update natin araw-araw. And thank you guys sa panonood, and see you for my next video. At kung bago ko pa lang sa channel ko, mag-subscribe ko na, hit mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod ko pang gagawin mga daily videos. Thank you and see you for my next video. Bye bye guys. Thank you.